isang napakalaking karangalan na ipakilala namin ngayon sa inyong lahat ang mga piling bisita natin dito sa Padayon. Great! SB19! Hi everyone! Hello! Magandang hapon! Welcome to Padayon SB19. Wow, naku mga partners, no? Isang karangalan na makasama namin kayo dito sa aming programa sa Padayon dahil talagang tunay naman na kayo ay nagbigay ng karangalan dito sa ating bansa. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong Southeast Asia. Wow, the first, no? So, kamusta naman yung unang reaction ninyo nung kayo ay nalaman nyo na nominee doon sa Billboard Music Awards? Ito po kasi iba-iba po kami yung reactions. Pero ako nagkataon po na nag-live stream po ako. Meron po kasi yung parang usual gaming stream. Tapos yun nga po, parang nasaktuhan na online pa naman ako, so pinanood ko na. Then, yun nga po parang nung ina-announce ni Brett Manrock yung category namin, nakasali kami doon, bigla po ako naluha. Unexpected siya kasi kala ko magiging chill lang po ako, whatever happens. Pero naluha po kasi ito din parang biggest achievement po para sa grupo at hindi lang po para sa grupo eh. Kasi yung opportunity na po ito parang makakatulong po ito sa mga kapo artist namin sa Pilipinas at yung kultura natin. Magagamit po natin yung mga musika natin, malalaganap sa buong mundo at maging interested po yung mga foreigner sa kultura natin at resources. Ayun po. Oh, mga partners, talagang tunay naman na ang bandera ng Pilipinas ay talagang inangat nila dito sa winagayway nyo talaga ang bandera ng Pilipinas sa buong mundo. Gusto ko lang malaman gaano kayo naging ka-proud, no? Na nominate kayo bilang isang group at isang bilang Filipino. Siguro po more on hindi proud yung naramdaman namin. Mas more on thankful. Sobrang laki ng pasasalamat po namin na kasi po hindi naman po kami mapupunta doon kung hindi rin dahil talaga sa tao na sumusuporta sa amin. Ginagawa po namin yung best sa lahat ng mga performances namin, sa lahat ng mga contents na nilalabas namin. At hindi po namin inaasahan yung may pasok po kami doon ng bigla-bigla. So kami, nasa isip po namin, grabe, ganito na yung nararating natin. Hindi to dahil lang sa atin, dahil sa mga taong sumusuporta sa amin. Siguro po, first ever Filipino kami na napunta doon. Proud na rin po, pero mas more on thankful talaga kami talaga sa mga sumusuporta po sa amin. Kasi nga po, kami yung first ever Filipino, first ever Southeast Asian na nakapasok doon. And kahanay namin yung sina Ariana Grande, BTS, mga malalaking pangalan na talagang tinitingala lang po namin dati. Ngayon, kasama na po namin doon sa Music Awards na Billboard. So, talagang hindi po namin makontain yung happiness and yung grateful namin, gratefulness namin sa lahat ng mga tao sa So doon ba sa sa mga katulad yung mga na-nominate, meron na ba kayong mga artist na nakasama? Or na-meet, no? Sa mga performances. Actually po, nakasama po namin before. Sa isang, hindi rin po namin inaasahan na pagkakataon kasi dati kami ni Josh, magkasama na po kami sa group last 2014 po yun. And nung time po na yun kasi parang yung bansa, ay kami po yung grupo po namin, na-representing po namin yung bansa ng Pilipinas, sa Korea naman po. Tapos nung time po na yun, parang hindi namin naasahan, sabi po sa amin ng organizer, parang sama kayo sa amin kasi may surprise kami sa inyo after po ng performance namin. Hindi naman po namin inaasahan na pagpasok po namin sa room. Andun po yung BTS. Nung time na yun, yun din po yung panahon na nakikilala na rin po sila. Simula na po makilala yung BTS. Tapos pagpasok po namin, andun po sila. Tapos yung reaction na po namin, ito ba to? Parang kasi po, opo sobra kasi sa TV lang po namin sila nakikita, sa internet, tapos masasabi po namin kasi isa sila sa mga naging inspirasyon din namin. Siyempre, dilingid sa lahat na kayo yung kauna-unahang Philippine group na trained in the Korean idol system, right? So kayo rin ay na-feature na natin sa Philippines-Korea Cultural Festival. And last year was quite a memorable experience because first time na ginawa siya online. Can you share with us your experience doing this? Siyempre po, iba po sa mga nakasanayan namin kasi po hindi lang po first time yung experience namin dun sa Philippine Cultural Exchange. Actually, pang third time na namin yun, nakasama sila. And hindi po kami sanay na walang mga taong nanonood, na walang iyawang nangyayari. No? So, parang ang hirap maging energetic yung performance kasi po kami-kami lang, tapos camera lang yung harap namin. Pero kahit na anong mangyari, talagang tuloy pa rin po yung show eh kasi maraming nanonood at maraming sumusubaybay sa amin sa likod ng mga cameras nila.
Tsaka po, masaya kami kasi na-perform po namin doon yung kanta na ginawa namin para sa mga frontliners po, which is yung Ikako po. And meron pa po kaming collaboration na tin-translate po siya into Korean, which is masaya po kami kasi nakalat namin yung impormasyon sa mga Korean din na kung maaaring hindi nila naiintindihan yung Ikako po kasi dahil Tagalog siya. So at least po, kung nakalat na, na-share namin yung magandang mensahe na gusto namin iparating. Talking about music at ang inyong Filipino identity influence, ano ang most memorable song ng grupo? Personally, kasi yung nag-save talaga sa amin kasi we almost, parang dumating kami sa punto na parang madi-disband talaga kami. So, we gave our best shot. It was parang last chance na talaga namin. And then nagawa tong Go Up na kanta. Yun talaga yung salvation song namin. Parang redemption song, kumbaga. So, para sa akin, yun, sobrang grabe yung pinagdaanan namin, grabe yung revision sa song, yung sayaw, and we gave our best, we did a lot of things para mabuo yung kanta. So, para sa akin, grabe yung dugo at pawis na inalay namin para mabuo yung kanta na yun. So, yun yung pinaka-memorable para sa akin. So, we gave our best shot, it was parang last chance na talaga namin. And then, nagawa tong Go Up na kanta. Yun talaga yung salvation song namin, parang redemption song, kumbaga. So, para sa akin, yun, sobrang grabe yung pinagdaanan namin, grabe yung revision sa song, yung sayaw, and we gave our best, we did a lot of things para mabuo yung kanta. So, para sa akin, grabe yung dugo at pawis na inalay namin para mabuo yung kanta na yun. So, yun yung pinaka-memorable para sa akin. And quite fitting kasi Go Up, di ba? Very, ano siya, symbolic din for you. Siyempre sa fans din, sa fandom din yun. Tapos na growing fandom. So gusto ko rin malaman, paano nyo naman ma-maintain ang Filipino identity sa musika ng SB19? Filipino identity po kasi, alam niyo po yung buong craft namin, tsaka yung parang alam niyo po yung soul sa ginagawa namin. Lahat po yun parang from experiences po namin eh. From our own experiences po growing up sa Filipino, alam niyo po yun, parang lahat ng problema ng bansa, lahat ng problema ng kultura, lahat ng, alam niyo po yun, dinala namin lahat yun. Parang, syempre, yung mga, as napansin din po namin, nabibihira din yung parang nagbibigay ng motivation sa mga kantant dito sa atin. Siguro isa na rin po yung ginawa din namin na parang, siguro maganda rin gumawa about motivation. Kaya nga po namin naisulat yung mga, yung Go Up, yung gano'n. Isa na rin po yun, that, yung iba po namin kanta from our own experiences lang po talaga. At syempre, pag may mga love song, meron din tayo mga... Own experience din. Inspiration! Ano po, napapanood sa movie, nababasa sa libro. Pero ayun nga po, tungkol nga po dun sa parang sinigilang more on mga kanta po talaga namin, parang relatable po talaga. Mm. Like kung ano po yung nararamdaman ng normal na tao, Pinoy, parang gano'n na pagdaanan ng motivo. Kaya yun po talaga yung parang nagiging... Siguro ano ko na lang din po, para medyo i-correct ko na lang din po, kasi akala ng karamihan, K-pop inspired kami, which is not. Kasi po kami, gumagawa po kami sarili namin identity. Pinanganak po kami sa Pilipinas, dito po kami nag-training, hindi kala po nila sa Korea kami nag-training, kala nila. Pero kami dito po kami nag-training, actually, hindi ko po masasabing full Korean training yung ginawa namin, kasi parang ano lang po eh, parang yung skills namin medyo na-develop na lang po doon. Pero ito po talaga yung parang ano namin, parang innate namin, innate skills namin from the very beginning. Siguro yun nga po sa training room, kasi madalas nag-iwan kami, madalas nag-training po kami na kami-kami lang talaga. Doon po talaga siya na-develop ng matindi. At ito pong identity namin, wala, hindi ko po masasabing inspired from other, siguro merong, alam niyo po yun, merong touch. Pero ito po lahat yan, craft po namin yun at proud po kami kung anong nagagawa namin. Actually, sa title pa lang ng mga songs nila, partner, malalaman mo na talaga eh, di ba? What? Actually, yun yung partner, sabi ko nga, nung nakita ko yun sa yung music video, sabi ko, mapa, ba't mapa yung title nito? Tapos nung narinig ko, wow, parang ano, di ba? Oo, bakit ganon yung title? Kahit yung what, di ba? Kahit yung sa alab, sabi ko, bakit ganon yung mga title ng... kanta ninyo, parang initially para bang naano talaga ako na nag-isip, tapos nung nakita ko parang wow, simple lang yung gusto iparating pero malalim talaga. At mga partners, hindi lang sa letra, sa titik, kundi minsan din maraming beses sa inyong mga pananamit, di ba?
kasama naka-infuse ang Filipino textile and culture. Katulad po ng performance po namin during the Kaya naman proud na proud kami sa inyo dito sa Padayon. Nabitin ba kayo mga kapadayon? Naku, tumutok lamang kayo dahil madami pa tayong pag-uusapan kasama ang SB19 tulad na lang ng ano nga ba ang daily routine nila? Paano ba sila nagsimula bilang mga trainees noon at Billboard Music Award nominees ngayon? Yan at marami pang iba dito lamang sa Padayon, the NCCA Hour.